Praise the Lord. Hallelujah. So in just a short while, we are going to hear the wonderful revelations of God. And I believe with all of my heart, you are now ready to hear the wonderful revelations of God and to jot down the wonderful revelations of God. And I believe with all of your heart that you are now ready. Hallelujah. Your Bible is now ready. Ready na po ang inyong mga Biblia. Upang sa ganoon ay sama-sama tayong magbasa ng salita ng Panginoon. Handang-handa na ang inyong mga notebook. Handang-handa na ang inyong mga ballpen. At higit sa lahat ay handang-handa na po ang inyong mga puso. Glory to God. So, brethren, here in the Philippines and in the nations of the world, here in Metro Manila, here in Luzon, Visayas, and Mindanao, the whole Philippine Island, and those who are watching from India, from Egypt, from Saudi Arabia, from Africa, from Vietnam, from Thailand, from China, from Macau, from Hong Kong, from Japan, from USA, from Canada, from China, from London, from Asia, Africa, America, Europe, Australia, all nations of the earth. So if you are now ready, so glory to God, shall we get our Bible? Buksan po natin yung ating mga Biblia. Sa aklat po ng Unang Juan, tingnan po natin mga minamahal. Sa aklat po ng Unang Juan, tingnan po natin. Yan. 1 John, tingnan po natin, 3:18. 1 John chapter 3, verse 18. Yan. Shall we open our Bible in the book of 1 John chapter 3, verse 18? Yan. Hintayin ko po kayo. Sa totoo lang, talagang hinihintay talaga kayo. Upang sa ganoon ay makapag-ready talaga kayo. At maging bahagi kayo ng ating ng napakagandang kapahayagan ng Panginoon sa araw na ito, sa ating napakagandang service sa araw na ito. Yan, sige, sama-sama ho tayo. And while habang tayo ay nandito, habang tayo ay nakikinig, habang tayo ay nanonood, while we are here, while we are watching and listening, so please share it to your loved ones and friends. Share the videos to your loved ones and friends. Have a watch party. Ayan. Mag-watch party ho tayo, mga minamahal. Glory to God. Ayan. Mag-watch party po tayo. Praise God. Glory to Jesus. Hallelujah. Mag-watch party ho tayo, mga minamahal. Thank you, Lord. So kung ready na ho tayong lahat, shall we read our Bible in the book of 1 John chapter 3, verse 18? Yan, buksan po natin. Anong sabing ganon? 1 John 3:18, it says, yan, I am reading from the King James Version. Yan. Sa King James Version po ay magbasa ho tayo. Anong sabi pong ganon sabi sa King James Version? Let us not love in word, but in deed and in truth. Huwag lang daw tayong magmahal sa salita, kung hindi sa gawa din naman at sa katotohanan. Let us not love in word, but in deed and in truth. Tayo ay huwag magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, kung hindi sa pamamagitan ng gawa at sa pamamagitan ng katotohanan. Praise the Lord. So Heavenly Father, in Jesus' name, bless your words and bless every listener right now in Jesus' name. Touch our hearts, Lord. Heal our broken bodies. Perform miracles in Jesus' name. Do great and mighty things, O God.
in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. And Father, make a divine way that your word, hallelujah, reach Luzon, Visayas, and Mindanao, even to the farthest corner of this of the Philippine island, and even to the farthest corner of this planet Earth, Father God. Hallelujah, be penetrated with your words, Panginoon. Kayaan nyo nga po, Ama, na makarating ang salita mo, Panginoong Diyos, sa bawat sulok ng Pilipinas at sa bawat sulok ng mundo, Panginoong Diyos. At iligtas nyo po kami, pagalingin nyo po kami, gawan nyo po kami ng himala, at gumawa ka po ng mga dakilang bagay sa aming mga buhay sa oras na ito. Father God, give us your wisdom. Ibigay niyo po sa amin ang inyong talino that we may understand your word upang maunawaan namin ang inyong salita. But most especially, give us your heart. Ibigay mo po sa amin ang inyong puso upang sa ganoon po, Panginoong Diyos, marinig namin ang tibok ng inyong puso. Give us your heart that we may hear your heartbeat, O Lord. In Jesus' name, the Son of the Living God. Cleanse us with your holy blood and make us worthy, God, in your sight. This we pray, Father, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. At ang bawat sang narito at mga nakikinig at nanonood ay pumalakpak po ng malakas. Hallelujah! All that are watching and listening out there, clap our hands for Jesus. Hallelujah! So, hindi lamang po yung mga nandito, lahat po ng mga nakikinig at nanonood ay dapat pong pumapalakpak sa Panginoon. Ayan, nakikinig kayo, nanonood kayo. Pag sinabing pumalakpak, pumalakpak po tayo. Pag sinabing sumigaw, tumalon, mag-amen, mag-hallelujah, kung ano man po yung instruction, no? What we are doing here in this church. So whether you are in your home, wherever you are right now, so do also what we are doing here. Glory to God. So purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, huwag lamang tayong magmahal sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng gawa at sa pamamagitan ng katotohanan. Naunawaan po natin. So brethren, ang pagmamahal ay hindi lamang sa salita, but most especially sa pamamagitan ng katotohanan at sa pamamagitan ng gawa. Alam na alam natin, mga minamahal, di ba? No? We all know, alam natin na ang buong mundo at maging ang Pilipinas ang ngayon ay nakakaranas po ng trahedya. We all know that the nations of the world are in a pandemic crisis, and the nations of the world are do experience different kind of disasters and calamities, including the Philippine Island. Ang Pilipinas ngayon, no, pati na ang buong mundo, lalo na ang Pilipinas ngayon ay sunod-sunod ang bagyo. Tama po ba? Ano-ano yung mga bagyong tumama sa Pilipinas? Marami na yon, pero itong huli, Kinta, di ba? Rolly, meron pang isa, Shoni, tapos itong huli, Ulysses. Tama ba? Yan. QR, di ba? Ano bang muna? Kinta, no? Tapos, Rolly, di ba? Shoni. Ay, bakit? Ara. Ulysses. Yun na nga yun. But, the latest, di ba, si Ulysses, no? Yan. We are praying that Ulysses is the last storm or typhoon that will hit the nation, the Philippine Island, and the nations of the world. Ang dalangin natin, itong si Ulysses, ito na sana yung huling tumama. Ang unawaan natin. No? So truly, the different storms and typhoons hit the Philippine Island. So sa mga oras na ito, marapatin po natin na bagamat ang buong mundo ay nakakaranas din naman ng maraming trahedya, pagsubok, laban ng buhay, pero siguro sa oras na ito ay bagamat ang ipinipris ko ay para sa Pilipinas, pero ito ay applicable din sa buong mundo. Naunawaan po natin. Even though the message is
more focus to what is happening in the Philippine Island, but this is also applicable and for all the nations of the world. So glory to God. Itong mga nakaraang mga bagyo, antindi, di ba? Ang daming naapektuhan, di ba? Quinta, tapos Rolly, Shoni, di ba? Tama ba ako? Ulysses, itong pinakamatindi yung Ulysses, no? Yung Quinta, ano-ano ba ang mga ano-ano bang mga probinsyang tinamaan ng Quinta? Tapos yung Rolly, marami ring tinamaan. Yung Shoni ba? Dumating ba yung Shoni? Meron pa kasi Tonyo, di ba? May Tonyo pa. May Tonyo pang dumating, di ba? May Shoni, may Tonyo pang dumating. Pero ang mga ang nakadali yata ng gusto yung Quinta, Rolly, no? Yung Rolly at saka itong Ulysses. Yan. Yan. The typhoon, Quinta, or whatever it is, typhoon or storm, super typhoon or storm, ano man yung pangalan nito, this typhoon, Quinta, Rolly, and Ulysses, no? Truly, no? Devastated many places here in the Philippine Island. So talagang, di ba, nakita natin yung mga nilubog talaga, di ba, no? Nilubog ng baha itong mga lugar-lugar. Nakita natin, di ba, nagkaroon ng aerial view, di ba? Yung mula sa taas, no, nagkaroon ng aerial view, no? Through that aerial view, no, we see different places, no? Talagang ano eh, lubog sa tubig, di ba? Lubog sa tubig, yan. Ang mga taga saan ba kayo? Sino yung mga taga Bicol dito? Wala. Marami ata rito, waray-waray na kagaya ko eh. Mga Bisaya ata tayo eh. Mga Bisaya kayo? Saan ka sa Bisaya? Ilanggaba. Ha? Ilanggaba, Bacolod. Ikaw, Sister Chelsea? Rigao del Norte. So, Rigao del Norte. Mindanao. Oo, taga Surigao. Oo. Oo, may mga kapatiran tayo sa Surigao eh. Hindi Suryata yun sila. Suryata. Ikaw, Sister ano, Jenny, saan ka? Abuhol. Yan. Yan. Nagka-abuhol-buhol din eh. Yan. Yun ba yung mga, ano? Ah, yan. So, hindi ko natatanungin pa yung mga iba. Kasi kung iisa-isahin ko yan eh, maubos yung oras natin. So, brethren, no? Listen very carefully. This is just a short message, no? The theme or the title of this message is Let Us Not Love in Words, but Let Us Love in Deeds and in Truth, in Actions and in Truth. Huwag lang tayong magmahal, o huwag tayong magmahal, no? Sa salita, kung hindi magmahal tayo sa katotohanan, at magmahal tayo sa gawa. So, mga minamahal, tumama, itong mga iba't ibang bagyo sa bayang Pilipinas. Naranasan din ito ng buong mundo na talagang maraming trahedya, hindi ko na isa-isahin. Pero yung latest, particularly dito sa Philippines, no? Many calamities and disasters strikes the Philippine Island and the nations of the world, but I will focus more to what is happening here in the Philippines. And truly, these last typhoons truly affect so much the Philippine Island, no? The hearts of many Filipinos and also those who are in abroad. Yung mga tao sa Pilipinas, pati sa ibang bansa, talagang piniga talaga yung puso eh, di ba? Sa nakita nila, no, na talagang maraming lugar talaga ay binaha, no? Binaha talaga. May mga namatay, no, di ba? Many casualties, no? Many died because of typhoon. And many lost their houses, di ba? Nawalan sila ng bahay, lost their houses, lost their jobs, yung mga trabaho nila, no? Source of living, source of income, lost their source of living and lost their source of income. Nangawala po yan. So, brethren, today is Sunday, correct? Today is Sunday, no? I am preaching this message Sunday today, November 15, 2020.
And last, anong araw ba tayo nagpunta sa Tumana? Friday. Last Friday, that was November 13, no? Gusto kong ipaalam sa inyo na kami mismo ay tinamaan ng bagyo at baha, no? Binaha kami. Mabuti na lang, hindi pumasok ng lubos sa bahay namin. Yeah, nakuha natin, binaha kami. So, nakuha sa prayer, tumigil yung baha, hindi pumasok ng bahay. Yun. Baha yung kalsada, baha yung pagpasok mo ng gate, hanggang pa yung compound, no? Baha. Kaya nga, ang ginawa natin ay nilipat natin yung sasakyan sa ibang lugar. Kasi naalala ko, nung bagyong undoy, yung sasakyan nilubog eh. Nasira talaga siya. So, binenta na lang natin ng mura. So, itong bagyo na dumating, inalis natin yung sasakyan, nilipat natin sa ibang lugar. Gets natin? Kasi baka ilubog na naman ng baha. So, from gate, no, the whole compound, even the roads, no, are flooded, were flooded, no, filled with water. Ganoon yun. And, thank God because the water did not came into our house. Did not came into our house. Hindi pumasok sa aming bahay. Naunawaan natin. Palakpakan natin si Lord. Hindi po ako natutuwa na kami ay na-spare ha. At yung iba ay hindi na-spare. Hindi po ako natutuwa. Nakuha po natin. Baka kasi iniisip natin, eh lingkod ng Diyos natutuwa ka kasi hindi pumasok ang tubig sa inyo. Eh, paano yung mga pinasukan ng tubig, ibig sabihin? Hindi po. Naunawaan po natin. Yan. Hindi po yun. Inililiwanag ko lang yun, no? I am not happy because the flood did not came into our house. Hindi yun eh. Naunawaan po ba natin? Ganun yun. So, yun yun. So, okay. Even though bagamat kami ay nakaranas ng yung puno ng mangga namin bumagsak. Yun, yung puno ng mangga namin, no. We have a mango tree, no, bearing fruits, no. Delicious mango, the pride of the Philippines, no. It was hit by Typhoon Ulysses and Typhoon Ulysses struck down our mango tree. So, wala na yung puno ng mangga namin, bumagsak na. Naunawaan natin. Tapos yun, mula sa labas, mula sa gate, papasok dito, puno ng tubig. Mabuti na lang, hindi pumasok sa bahay namin. Tapos yung sasakyan, nilipat namin sa ibang lugar. Kasi nga, lulubog sa tubig yun. Naunawaan po natin. Yan. Kailan ba tumama yung bagyo? November 12, no? November 12, the Typhoon Ulysses, no? No, strike many places, including Metro Manila, and I am living in Metro Manila, and thank God because water hindi pumasok sa ano sa aming bahay, no, na spare yon. November 12 yun, di ba? So November 13, despite no. That our mango tree was struck by typhoon and we experienced flooding, no? Because we are living of in Marikina, we are residents of Marikina. Despite that we experience, no? Yung atake ng bagyo sa ano sa dito sa Marikina, sa Marikina. Despite that we were affected of the super typhoon. Super typhoon ba yung ano, Ulysses? No. Maikli lang ito, tatapusin ko na ito. Despite that we were affected by Typhoon Ulysses because we are residents of Marikina. The Filipino people and the nations of the world knows that truly Marikina is one of the places that was severely affected by the Typhoon
Ulysses. Naunawaan po natin. Yan. Many, no, for the meantime, no, left their houses to go to evacuation centers. Marami ay pansamantala umalis sa kanilang mga tahanan at nagpunta sa evacuation center. Despite that we were severely affected by the typhoon Ulysses, still, no, meron tayong instinct, pakisabi instinct. No. Despite that we will also that we were also affected by typhoon Ulysses because we are residents of Marikina. No. Pero sa kabila ng lahat, nagkaroon ako ng mas awa, mas habag. Pakisabi, mas awa. Mas habag. Sa mas naapektuhan at mas nangangailangan. Naunawaan natin. Yan. Despite that, at that time, while Typhoon Ulysses is striking, no? Metro Manila, including Marikina, you know, I have a heart, no, to help those who are yung higit na nangangailangan. Yan. Most needed. I have a heart to help those who are needed most, no? Naunawaan natin. Kaya, listen very carefully. Last November 13, Friday, we went to Tumana, Marikina City. Barangay Tumana. Naunawaan natin. Yan. So, I encourage some of the brethren last Friday, November 13, to join me to bring relief goods in Tumana, Marikina City. Yan. Naunawaan natin. One of our pastora is residing in that place. We have brethren in Tumana, Marikina City. Yan. So, last Friday, nagdala tayo. Naunawaan natin. Yan. And I want to inform each one of you. And I want to inform the Philippine Island and the nations of the world that I and my family and the Kingdom of Jesus Fellowship are continually, we are continually knocking at the door of your hearts. So the door of your hearts. Yan. Patuloy tayong kumakatok. Pakisabi kumakatok. Kung may magpapapasok, ha? No, we are just knocking at the door of your hearts. If you allow us to come in, no. Why we are knocking at the door of your hearts? Number one, Christians and unbelievers, please give your tithes honestly to the Lord. Please give your tithes and offerings honestly to the Lord. Mga Kristiyano, o sino man kayo, ibigay ninyo ng may katapatan ang inyong mga ikapo at handog sa Panginoon. Pakisabi, ikapo at handog. Yan. And not only that, we are using the money. The tithes and offerings are being used for the need of the church and for the needs of evangelizing the Philippine Island and the nations of the world and to reach out those who are in need, the poor, the needy, those who are affected by crisis, calamities, and disasters, etc. Saan ba ginagamit yung ating mga ikapot handog para sa pangangailangan ng church, sa pagliligtas ng buong mundo, at para tulungan din naman yung mga mahihirap, mga nangangailangan, mga naapektuhan ng krisis, epidemya, anumang kalamidad, anumang disaster ng buhay na kuha po natin. And aside from that, we have Ministry of Compassion. Pakisabi, Ministry of Compassion. Ministry of Compassion is an offering, no? We are asking donations. We are asking financial support, financial assistance. We are asking offerings, love offerings. Naunawaan po natin, no? Hinihingi po natin. Kumakatok po tayo. Nangihingi po tayo. Nakuha po natin.
sa pamamagitan ng ministry of compassion. Yan. Upang sa ganoon, ang ministry of compassion, ang mga malilikom natin ditong pera ay exclusive na ginagamit at gagamitin para abutin ang mga tinamaan ng krisis, epidemya, mga mahihirap, mga tinamaan ng mga disaster at kalamidad. Naunawaan po natin mga minamahal. Ano ba yun, Eric? Maingay yun eh, oh. Sawayin mo kaya. Kasi pag hindi ka kikilos, maingay yan. Asensya na po, maingay eh. O, di ko dito Miguel, di ba? O, eh, maingay, maingay yun eh. Pag ano, kakalibitin nyo nga sila, ha? Yung mga tao nyo sa mga ito, may tumigil kayo, ha? Bumabagyo na nga, maingay pa kayo. So, glory to God. So, praise the Lord. So, naunawaan po ba natin mga minamahal? Ulitin ko ulit, ha? Ang ating mga ikapo at handog ay ginagamit natin para to evangelize the Philippine Islands. The tithes and offerings are being used to evangelize the Philippine Islands to meet the needs of the church. And etc. But we have an offering called the Ministry of Compassion Offering. This offering is exclusive, no, intended to be used to meet the needs of the poor being strike affected by calamities, crises, disasters, etc. Naunawaan po natin. And last Friday, November 13, last Friday, no, I encourage brethren, no, to go to Tumana, Marikina City. And we give out relief goods in that area. Naunawaan natin. And for your information, Philippine Island and the nations of the world, after this morning service, we will not have an afternoon service. Yan. After this morning service, we will not have an afternoon service. Because after this, no, we will repack again the donations that we receive, no, from our friends and relatives and brethren, no, from the different parts of the world. Yan. Wala pong service pagkatapos po ng service ngayong umaga. Naunawaan po natin, sapagkat pagkatapos po nito, magre-repack po tayo. Amen? At pagkatapos nating mag-repack, siyempre kakain muna tayo. Nagpaluto ako. Pagkatapos nating mag-repack, and we will go again, no, to the affected area, and we will give again relief goods to them. Amen? Palakpakan natin si Lord. Yan. Yan. So, naunawaan po ng mga nakikinig at nanonood, ha? Kaya kakaiba yung service natin ngayon, eh. Hindi ito yung dating ano eh, yung ordinary o yung usual, no? The service today is not the service before, no? So, we don't have afternoon service after this morning service. After this service, we will take a lunch, no? And we will repack, no? The groceries, the goods that we bought from grocery, of course, grocery store, from supermarkets, and those who are being brought here, dinala rito ng mga kapatiran natin, ng mga kaibigan, ng mga kamag-anakan natin, nagdala sila rito eh. Yan, may mga nagdala rito. So ito ay iriripak natin, glory to God, at mamaya pupunta tayo kung saan merong lugar na apektado at mamibigay tayong muli. Amen po ba? Ayan. Kaya sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, kung ikaw ay aatin ng hapon, pumunta ka na ngayon, magdala ka ng donasyon mo. Dalin mo yung ikapumot handog, dalin mo yung mga donasyon mo, o dalin mo yung mga offering mo para sa Ministry of Compassion.
Ngayon, kung ikaw ay hindi makakarating dito, saan ka mang Pilipinas, saan ka mang panig ng mundo, ipadala mo na lang. Naunawaan po natin. You can send it through GCash, and you can send it through BPI and so many, many ways. So please, PM us. PM us. Yan. Or call us at 0998-989-2963. PM us or call us at 0998-989-2963. Yan. If you want, no, to send your tithes and offerings, donation, financial support, no, or offering for the Ministry of Compassion. Ministry of Compassion, this ministry, this offering is exclusive, intended for those who are infected, affected by crisis, calamity, disaster, the poorest of the poor, and the needy. Yun yun. Naunawaan po natin. So, we are doing this. Ginagawa na natin ito matagal na. Naunawaan natin, matagal na tayong gumagawa nito. Matagal na tayong tumutulong at patuloy tayong tutulong. Amen? Yeah. Yan, at wala tayong pinipiling lugar. Amen po ba? Lahat ng pwede nating puntahan at tulungan, pinupuntahan natin. Lahat ng pwede nating abutin, ay inaabot natin. We have no favoritism. We have no favorite place, no? We love all places here in the Philippines and we love all nations of the world, no? We will try to reach out, no? Every places that are being affected by any calamities and disaster, crisis, etc. So, ganun yun. Kaya, sabi ng Biblia, sa aklat po ng James, write it down. James chapter 2, verse 15 and 16. James 2, 15 and 16. Suppose a brother or a sister or any person here on earth, whether Filipino or not, whether Asian or American, European or African, suppose a brother or a sister or any person here on earth is without clothes and daily food or in need or being struck by any crisis, calamity, disaster, etc. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well-fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? Again, suppose a brother or a sister or any person here on earth that is in need, that is without clothes and daily food, that is poor, that was affected by any crisis, calamity, disaster, etc. If one of you says to them, go in peace, keep warm and well fed, but does nothing about their physical needs, what good is it? Ayun. Eh nakita mo raw, merong isang tao, no? Sino man siya, Pilipino man o hindi, Asyano man o hindi, Amerikano man o hindi, sino man daw siya, at nakita mong nangangailangan, at ang sinasabi mo sa kanya, humayo ka ng mapayapa, no? Pero wala ka namang ginagawa, wala ka namang tinutulong sa kanya, naunawaan po natin, anong kinalasi yun? Anong klase daw yun? Ganun yun mga kapatid eh, no? Oh. Minsan maraming Kristiyano, tanong ng tanong, ano ba ang mga pangangailangan ng church? Saan ba ang misyon? Oh. Ano ba ang ministeryo? Ano ba ang mga bibilin? Ano ba ang mga babayaran? Pero puro tanong lang. Hindi naman tapat na nagbibigay ng ikapot handog. Oh, you see? Many Christians are just asking, what is the need of the church? And yet, not faithful, not honest in giving their tithes and offerings to the Lord. Yun.
many are asking, no? How can I help? And yet, it is just a word. No action, no truth. Yung iba, tanong ng tanong, paano makakatulong? Amen po ba? Pero hindi naman tumutulong, salita lang. Yung iba, hindi nagtatanong, wala din naman planong tumulong. Yung iba, walang tanong, wala ding tulong. Naunawaan po natin. Yan yun. So, napakaliwanag. Kapag nakikita mo may pangangailangan ng church at may talaga namang hindi na uubusan ng pangangailangan ng church. Amen? Hindi na uubusan ng trabaho, ng ministeri, ng ililigtas, ng misyon, ng ginagawa ang church. Pero hindi mo binibigay ng may katapatan na ikapumot handog, ano yun? At maraming nangangailangan buong Pilipinas, buong mundo. Amen po ba? Lalo na ngayon na ang bansang Pilipinas ay dumadanas ng trahedya. Pero hindi ka naman handang tumulong. Ano yun? Amen? You know, the world is in pandemic crisis. Volcanoes are erupting. Mountains are shaking. Typhoons and storms in different places. Landslides, flashlights, etc., etc. At kamakailan lamang dito sa Pilipinas, the Philippines experience, no, great attack of many typhoons, and this last typhoon Ulysses strike, no, many places here in the Philippines. Naunawaan po natin. And last November 13 Friday, just 2 days ago, we went to Tumana, Marikina City, even though we, my family, are residents of Marikina, we are also in affected by Typhoon Ulysses. But in spite of all these things, we are willing to help. We are willing to extend our help. Amen po ba? Yeah, naunawaan po natin. So we have 2 services here in this church, main church, morning and afternoon. But for the meantime, this Sunday, we don't have Sunday afternoon service. After this service, we will take a lunch and we will repack, no, the goods that we bought from groceries and the goods that our brethren, friends, and relatives brought here. No? And again, we will bring to those affected areas, particularly here in Marikina. Naunawaan po natin. Dito ho muna tayo sa Marikina, no? Pagkatapos, pupunta tayo sa iba't ibang lugar. Amen po ba? We help many places. And right now, we want to help first Marikina, then other places too. Iba't ibang lugar. Naunawaan po natin. Kaya, ang sabi po ng Biblia in the book of Proverbs 3:27 and 28, Proverbs 3:27 and 28, do not withhold good from those to whom it is due. When it is in your power to act, do not say to your neighbor, come back tomorrow and I'll give it to you when you already have it with you. Again, Proverbs 3:27 and 28. Do not withhold good from those to whom it is due. When it is in your power to act, do not say to your neighbor, come back tomorrow and I'll give it to you when you are already have it with you. Ayun. Eh, meron ka naman daw kakayanan, naunawaan natin. Pero wala ka namang ginagawa. Hindi ka namang kumikilos. Hindi ka naman tumutulong. Hindi ka naman nagbibigay. Wala ka namang pusong sumuporta. No. Naunawaan po natin. Eh, may kakayanan ka naman ngayon. Ngayon na nangangailangan, bukas ka pa magbibigay. Aanin mo yung damo kung patay na ang kabayo. Amen po ba? The Lord is calling you to go full-time now. And you will go full-time tomorrow. What is that? The Lord is asking you to give your tithes and offerings now. And you will give it tomorrow. It is already in your hands. The Lord is asking you to help. It is already in your hands. You have the power now to act.
But you don't want to give, but you don't want to act. Ayaw mo. Naunawaan po natin. Naunawaan natin. Yun eh. Alam ba natin na hindi pinag-uusapan kung magaling ka umawit o magaling ka sumayaw? Magaling ka nga umawit, magaling ka nga sumayaw. Hindi mo naman binibigay ang buhay mo sa Panginoon, hindi mo naman pinapagamit. Ano yun? Amen po ba? Magaling ka nga tumugtog, magaling ka nga mangaral, magaling ka nga magturo. Hindi mo naman pinapagamit ang buhay mo. Ano yun? Amen po ba? Marami ka ngang pera. Hindi ka naman handang magkaloob, hindi ka naman handang magbigay, hindi ka naman tumulong. Amen po ba? Konti lang pera mo. Hindi ka nga magaling. Pero handa ka namang tumulong, handa ka namang magbigay, handa ka namang maglingkod sa Diyos. Iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Amen? Amen. Malakpakan natin ang Panginoon. It doesn't matter. No matter how small the amount. No matter how small is your capacity and ability. As long as you are willing to offer it to God and to others. Amen? Iyon po ang pinakamahalaga. Nililista mo po ba? Di ba? Ang liwanag ng 1 John 3:18, di ba no? Huwag ka lang magmahal sa salita, kundi sa gawa, at sa katotohanan. At sabi ng James 2, 15 hanggang 16, kung sinasabi mo sa kasasino mang tao, na sige, humayo ka ng mapayapa, pero wala ka naman tinutulong, anong klase yon, di ba? At ang sinasabi ng Biblia, Proverbs 23, 27, and 28, ang sabi ng Proverbs 3, 27, and 28, sabing ganoon, kung may kakayanan ka naman, di ba? So bakit hindi mo pagawin? May tao pa ho ba rito? Brethren, supposing that one day, halimbawa, nakikinig pa ba tayo? Halimbawa, ikaw naman yung tinamaan ng trahedya, di ba? At hindi ka matulungin, di ba? At walang tumulong sa iyo, anong pakiramdam mo? Di ba, no? Yun. Sabi nga ng Biblia, you know, we cannot predict the future. Maybe, maaari yung iba na apektuhan ngayon, maaring tayo hindi na apektuhan. Paano kung bukas tayo naman ang maapektuhan, di ba? Tayo naman ang kailangan tulungan, di ba? Naunawaan po ba natin? Yan. Maybe right now, we are in a good condition, nice condition, while others are in a suffering, in tragedy. But we cannot predict the future. Maybe tomorrow, we are in tragedy, di ba? Tayo naman ang nasa trahedya. So, sila naman ang tutulong sa atin. Amen? They will also help us. Palakpakan muna natin saglit ang Panginoon. Glory to God. So, alam nyo, ganito yun eh. Anong year yung Super Typhoon Undoy? Anong year yun? 2009. Typhoon Undoy strike the Philippine Island, particularly Marikina, Pasig, Metro Manila, no? Alam niyo noong bagyong Undoy, itong lugar na to, alam niyo bang lubog ito sa baha? 2009, Typhoon Undoy, this place are under flood. Lubog ito. Ito mismo. Itong kinalalagyan natin, yung mga nakikinig at nanonood, ito mismo, lubog ito. Pati yung mga labas na yan, lubog yan. Lubog talaga. Yan. Yung sasakyan namin, nasira yun eh. Naibenta na lang ng mura yun. Naunawaan natin. Ganun yun. So, tapos marami tayong mga appliances, books, etc. Ano eh, nasira ng baha. Nakuha natin. Appliances, books, etc. Were all destroyed by water. Flood water. Naunawaan natin. But, you know, 2009, the Typhoon Undoy hit Metro Manila including Marikina.
talagang naapektuhan kami noon. Ito lumubog ito. Itong kinalalagyan natin, lumubog yung bahay, lumubog. Yung first floor. May second floor kami. The first floor, no, was flooded. We have second floor, so we stayed in sa second floor. Pero alam ba ninyo, sa kabila ng nararanasan namin, ang naisip ko, makatulong sa higit na naapektuhan. Nakuha natin. Kaya ang ginawa namin ng pamilya namin, sa abot ng aming makakaya, kung ano man yung kaya namin itulong namin. Tapos, medyo maliliit pa yung mga anak ko noon, tapos marami rin silang mga laruan. Alam mo, ang ginawa nila yung mga laruan nila, pinagbabalot nila at pinamigay din nila, dinonate din nila. Naunawaan po ba natin? Yun yun. Despite that we were affected by Typhoon Undoy, that was 2009, still, no, we help, tumulong pa rin tayo to those who are affected most. Kung sino yung mga naapektuhan. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? Alam niyo ba ibig sabihin ng Zoom? I-zoom mo, di ba, sabi nila. Meron na ngayon Zoom application, di ba? Ang ibig sabihin ng Zoom application, para makita mo yung mga tao sa iba't ibang lugar. Tama? Zoom application, so that you can see and talk to persons in different parts of the world. Tama ba? Zoom, tama. Pagdating naman sa mga camera, yung Zoom, di ba, pinapalaki mo. Tama ba? Naunawaan natin, yung Zoom application, so that you can see people and talk to people in different parts of the world. So, ito yun. Ang kinakailangan natin, mag-Zoom tayo. Para hindi lamang natin makita ang ating sarili, makita rin natin yung iba pa. Naunawaan natin. Na malaman natin na tayo ay nangangailangan, pero mas marami pang nangangailangan. Hanggat hindi tayo nagsusum, hindi natin makikita yung mas nangangailangan. Naunawaan natin. In the book of Acts, chapter 20, verse 35, it says, "Let us help the weak, the needy." No. And the Bible declares, "It is more blessed to give than to receive." Tulungan daw natin ang mga mahihina, ang mga mahihirap, at mas mapala daw ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Naunawaan po natin. Yan. Sister Kat, kasama ka nung Friday, di ba? Kasama ka. Tayo ka nga. Nung kasama ka nung Friday, namimigay tayo sa tumana, anong pakiramdam mo? Sa putik. Marami po silang mga nawalang gamit. Ayun. Masakit, no? Sabi niya, masakit sa puso. No. Masakit sa puso. No. Na makita mo yung mga taong lubog sa putik, no? No. Hindi lang tubig, ha? Putik, nakuha natin. Putik. Mud. No, and not just underwater but under mud. Putik, M-U-D. No. No. We cannot, it's hard to accept in our heart people were under mud. And it's masarap eh, 'di ba? Sabi nga ni Sister Kat, no. Napakasarap na mamigay. Amen po ba? May tao pa ho ba rito? Napakasarap na mamigay. So, ganoon yun. Naunawaan po natin. So, brethren, listen very carefully. In the book of Matthew 37 to 39, Matthew 22, verse 37 to 39,
Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and the greatest commandment." The first and the greatest commandment. In the Old Testament, we have 10 commandments. But these 10 commandments was summarized into two. Nakuha natin. 10 tipan yan eh. 10 yan eh. Naunawaan natin. Pero itong 10 ito ay sinama rin na lang sa dalawa. At yung dalawang yon, number one is, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. Mahalin mo ang Panginoon ng buong puso mo, buong isip mo, at buong kaluluwa mo. That is the first and greatest commandment. If you will not obey the first and greatest commandment, you cannot obey the second commandment. Yan. Naunawaan natin. Kapag hindi mo sinunod itong unang utos na ito, hindi mo rin masusunod at hindi mo rin magagawa ito pong pangalawang utos. Naunawaan natin. If we will not obey the first commandment, we cannot obey the second commandment too. And what is the second commandment? Yan. And the second commandment is like it. Love your neighbor as yourself. Ang pagmamahal, sino rito yung mahal niya, sarili niya? Taas nga ang kamay. May iba, hindi mahal ang sarili, hindi nagtaas ang kamay. Siguro asawa niya lang yung mahal niya. Kasi ako'y nabubuhay lang sa asawa ko. Nabubuhay lang ako para sa jowa ako. So brethren, we can love ourselves if we love God. Amen? And we can love our neighbors if we love God. Yun yun. Hindi natin mamahal ang ating sarili kasi hindi natin mahal ang Diyos. At hindi natin mamahal ang ating kapwa kasi hindi natin mahal ang Diyos. Amen? Pag mahal mo ang Diyos, mahal mo ang sarili mo. At kapag mahal mo ang Diyos, mahal mo rin ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Naunawaan po ba natin? Alam niyo po ba ibig sabihin ng inggit? Maraming tao, inggit ang meron. Maraming Kristiyano at maraming pastor at pastora, sad to say, and many religious leaders, and even those members of the fivefold ministry gifts, and even Christians have envy in their hearts. Naiinggit. May tao pa ba rito? Ang ibig sabihin ng inggit, yung tingin ng tingin sa kapwa niya, at kapag nakita niyang meron yung kapwa niyang ganun, at wala siya, nagagalit siya. Nakuha natin ang ibig sabihin nun, inggit. Yeah. Comparing yourself to others. And if you can see that others have this and that, and you don't have that, you are mad at your at others, at your neighbor. Naunawaan natin. Yan. Siya may sasakyan, ako wala. Siya may cellphone, ako wala. Uy, binigyan siya ng cellphone. Binigyan siya ng sasakyan, ako wala. Uy, kinamayan siya, ako hindi. Nginitian siya, ako hindi. Uy, binati siya, ako hindi. Mga ganyan. Uy, ang yayaman nila kami, hindi. Uy, ang kinis ng mukha niya, ako, may pimples. May tao pa ho ba rito? That is inggit eh, envy. May tao pa ba rito? Sinirito may inggit sa puso, taas ang kamay. Wala. Walang umaamin ah. So listen very carefully. Yung mga mainggitin, those who have envy in their hearts, you will not be happy. Hindi ka magiging masaya. Amen? Oo, hindi ka magiging masaya. Pag may inggit ka sa puso mo, hindi ka magiging masaya. Kasi lagi mo tinitingnan yung iba eh.
Di ba? Eto, kapag wala kang inggit sa puso mo, kung anong meron ka, ini-enjoy mo. Hmm. Pero pag may inggit ka sa puso mo, hindi mo ma-enjoy kung anong meron ka. Kasi yung wala ka, hinahangad mo. Kung ano yung meron yung iba, hinahangad mo. Hindi ka masaya. Amen? If you have envy in your heart, you will not be happy. You are not enjoying what you have. You are desiring what others have so that you cannot enjoy what you have. Ayun yun. Kaya, anong meron ka? Tanggapin mo yung ilong mo na yan. Tanggapin mo yung mata mo na yan, yung height mo na yan, yung figure mo na yan, yung pisngi mong yan, tanggapin mo na yan. Alam mo, we have a sister, no? I met this sister in Davao, no? And I believe she's from Cavite. And she posted in her FB. Sabi niya, I will not hide my pimples. It keeps coming out. Nakuha natin. Hindi ko itatago itong mga pimples ko na ito. Labas ito ng labas eh. Amen. May tao pabarito. Sabi niya, kahit na ayaw kong lumabas yung mga pimples na ito, labas ng labas. I don't want this pimple, but it coming out on my face. Sabi niya, like the love of Jesus. Yeah. Para daw pag-ibig ni Jesus. Amen? Kahit ayaw natin kay Jesus, mahal pa rin niya tayo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Yan. Like the love of Jesus. Even though we don't love Jesus, still, Jesus loves us. Amen? Amen? So, listen very carefully. Before I close. Lingkod ng Diyos. Minsan, yung binibigyan din natin, mas mayaman pa yan kaysa sa atin eh. Dito na pa magbabakas. Listen very carefully. Tingin kayo maigi sa akin. Lingkod ng Diyos. Minsan yung binibigyan natin, tinutulungan natin, sinusuportahan natin, mas mayaman pa sa atin yan eh. Mas magaling, mas matalino pa sa atin yan. Amen. At saka alam mo, lingkod ng Diyos, minsan yung tinutulungan, sinusuportahan natin, minsan hindi naman matitino buhay niyan eh. May tao pa ba? Hindi naman mga Kristiyano yan eh. Iba, mga addict pa nga yan, mga manginginom, mga kinners pa nga tayo yan, mga persecutor pa nga natin yan eh. Eh, bakit natin tutulungan? Nakikinig pa ba tayo? Alam niyo yung sagot? Kasi, meron sila ng maraming bagay na higit sa atin. Pero anong wala sila? Ang pag-ibig ni Jesus. Wala sila. At ito ang ibinibigay natin sa kanila. Ayun. Brethren, we are giving to them, distributing to them the love of Jesus. Kaya, makinig ang maigi sa akin. Kung maglilingkod ka ng walang pag-ibig, huwag na lang. Hindi tinatanggap yun ng langit. Kung magkakaloob ka ng walang pag-ibig, huwag na lang. Hindi yun tinatanggap ng langit. Kung ikaw ay tutulong at magre-repack ng walang pag-ibig, huwag na lang. Hindi yun tinatanggap ng langit. At kung ikaw ay magkakaloob ng ano paman ng walang pag-ibig, huwag na lang. Kasi hindi yun tinatanggap ng langit. Amen? May tao pa ho ba rito? Please, give your tithes and offerings with love. Please serve the Lord with love. Evangelize, pray and fast with love. Help the poor and the needy. Bless and support and donate. Please do it with love. Do it with love. Naunawaan po natin, do it with love. Because Jesus, He is God.
From the beginning, He is the first and the last. He is the Alpha and the Omega. You know, when God became man, when Jehovah became man, when Jehovah became Jesus, when He died on the cross to give His life as a ransom for all of us, He did it for love. He did it for love. Ginawa niya yun ng may pag-ibig. May tao pa ba rito? Listen very carefully. Maaring yung iba magmalaki. Maaring masabi nila. Ito, pakinggan natin ito maigi. Kami ang laki ng church namin. Ang yaman namin. Naka-aircon kami. Mga four prominent and public figure kami. May tao pa ba rito? Mga dikotsi kami. Mga magaganda ang kasuotan namin. Pero ang tanong, may pag-ibig ba kayo? At gaano kalaki ang pag-ibig ninyo? May tao pa ba rito? Yun yun eh. Kaya ang pinag-uusapan dito, hindi yung gaano kalaki yung kongregasyon at gaano kayaman ang kongregasyon, gaano kalakas ang aircon, gaano karami ang sasakyang pumaparada, gaano kagaganda ang mga instrumento, gaano kasikat yung mga dumadalo at mga naglilingkod, gaano kagaganda ang kanilang kasuotan. Hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito ay ito, gaano kalaki ang puso ang pag-ibig mo kay Kristo. You know, the Lord is not looking how wealthy are we, how rich we are. No, the Lord is not looking how educated we are, how powerful and how prominent we are. The Lord is looking to our heart. May tao pa ho ba rito? May tao pa ba rito? Amen. Nakatingin ninyo sa ating puso palagi. Kaya ilista mo ito ha. Pag-aawit at tutugtog ka ng walang pag-ibig, wag. Hindi tinatanggap ng Diyos yun. Sasayaw ka, maglilingkod ka, mangangaral ka, manunundo ka, maghahakot ka, magkakalob ka, magbibigay ka ng walang pag-ibig, wag. Hindi tinatanggap ng Diyos yun eh. Kaya ang ating team, 1 John 3:18 eh. Let us not love in word, but in action and in truth. Do everything in love. Do everything in love. Don't just attend. Attend with love. Don't just evangelize. Evangelize with love. Don't just pray and fast. Pray and fast with love. Don't just serve God. Serve God with love. Don't just give your tithes and offerings to the Lord. Do it and give it with love. Naunawaan po natin. And alam na alam natin ito eh. 2 Corinthians 13:13. 2 Corinthians 13:13. Anong sabi sa 2 Corinthians 13:13? I pray that the whole KOJF are listening to me. The whole body of Christ are listening to me. I pray that all peoples of the earth are listening to me. Do everything in love. Not out of envy, not out of jealousy, not out of competition. Not to entertain, not just to entertain people, not just for fun. Not to become prominent. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? Ikalawang Korinto 13:13. Ikalawang Korinto ba yon? O unang Korinto? Ano ang sabi ng Biblia? 1 Corinthians 13:13, I mean. 1 Corinthians 13:13, before I close. Those who watch
view and listen late. Our text is 1 John 3:18. Love not in word but in action and in truth. It means do it with love, not just with words. Not with words, do it with love. And if you love with action, pakisabi love with action. Love with truth. So the ministry of compassion is our love in action. Amen? The ministry of compassion is love in action. So now, faith, hope, and love abide. These three, but the greatest of these is love. So now, faith, hope, and love abide. These three, but the greatest of these is love. Tatlong bagay ang mananatili. That three things will remain. Faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Tatlong bagay ang mananatili. Amen po ba? Pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Pero ang pinakamahalaga rito sa lahat ay pag-ibig. So brethren, if you have love, you will bless others. Amen? Pagpapalain mo yung iba. Amen? You will supply the needs of the others. You will meet the need of the others. If you have love, you will serve God. No need to force you. If you have love, you will give faithfully your tithes and offerings to the Lord. Amen? No need for a wonderful exhortation to encourage you. Pag-ibig lang ang susi ng lahat. May tao pa ba rito? Wala pong sumasagot. Kaya sabi ng Biblia, 1 John 3:18, do or let us love not in word, but in action and in truth. Kasi dapat pag sinasabi kang may pag-ibig, dapat may gawa, kilos, may action eh, di ba? May tao pa ho ba rito? Walang sumasagot. Ganito yun eh. Yung ikaw ay nangangailangan na. Di ba? Tas tutulong ka pa sa mas nangangailangan. Amen? It's not easy, di ba? If you know you are in need, but if even though you are in need, you are still willing to those who are less fortunate. Di ba? Yung mas mahirap kaysa sa'yo. Amen po ba? Mas nangangailangan. Di ba? Hindi ganun kadali yun eh. Di ba? Eh alam mo na nga, magbabayad ka ng tubig, ilaw, telepono, magtitwisyon pa ka, tapos may pandemya na nga, magbibigay ka pa ng ikapot handog, magbibigay ka pa ng Ministry of Compassion. Di ba ang bigat noon? Di ba? Tama ba o mali? We are in pandemic crisis. And we know we have so many things to buy or we have so many expenses. We have so many bills, no, to be paid. But in spite of all these things, we are willing to give our tithes and offerings, honestly. And we are willing to donate. Amen? And to give to the Ministry of Compassion, Love, and Action. You know why? Because we have love. So brethren, listen very carefully. Lahat ng nandito, lahat ng mga nakikinig at nanonood, to those who are here, and to those who are watching and listening out there, brethren, if you have love in your heart, you will give your tithes and offerings faithfully to the Lord. And you will serve God. You will give your life and you will give your best. Amen. And not only that, you will donate and give anything, something for the Ministry of Compassion, Love, and Action. Amen po ba? So brethren, PM us and call us or text us. Give us a text, give us a call.
at 0998-989-2963. 0998-989-2963. And send. So that you can send your financial support. The Lord is waiting. The Lord is waiting, not your support. The Lord is waiting your love. Amen? In action. May tao pa ho ba rito? Love in truth. Amen po ba? So sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ha, baka iniisip mo, meron tayong afternoon service ngayon dito sa main. Wala ha? So, gusto mo, pumunta ka na rito ngayon, humabol ka rito ngayon, dali mo ikaw pumuntandog para sa church yan. Kadya ka yung mga iba pang mga love gifts and pledges mo, etc. Pero ngayon, ang gagawin natin, donasyon, dahil pagkatapos nito, kakain lang tayo at magre-repack tayo, tutuloy na uli tayo sa lugar na kung saan dadali natin yung ating mga ibibigay sa kanila. Amen. Matawa pa ho ba rito? This Sunday, we don't have afternoon service. After this morning service, we will take a lunch. Then we will repack. And after that, immediately, we will go to the places that was yung bang tinamaan ng gusto ng ano? Yung putik, di ba sabi nga ni Sister Kat, putik ang tumama. Nakikinig pa ho ba tayo? Last Friday, we went to Marikina and again, Tumana, no? We gave relief goods and again, after this, we will go again to send relief goods to those who are in need. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Your grace and mercy we need to pray. Taas po natin ang ating dalawang kamay sa Panginoon, lalo na ang ating mga puso itaas natin sa Diyos. Shall we lift our both hands to Jesus, especially our hearts? Shall we lift our hearts to Jesus? And shall we feel the love of Jesus? And may our hearts be filled with the love of Jesus. Love for Jesus. Love for ourselves. Love for our family. Love for our brethren. And love for those who are in need. Hallelujah. Revive this dying heart, Spirit, that's me, Lord. Me, Lord, stir my heart, O Lord. Revive me, Lord, with your passion once again. Jesus, Spirit, touch your church. Distansya kung kaya. Restore this day.
Panginoon, sino po kami para ikaw na Diyos na nasa langit, kinukoronahan, pinaglilingkuran ng mga anghel, bababa sa mundong ibabaw na ito, magkakatawang tao, mamumuhay bilang tao at bilang alipin, magdurusa alang-alang sa tao, mamamatay sa krus ng Kalbaryo para kami iligtas. Sino kami, Panginoon, para inyong mahalin? Sino kami, Panginoon, para inyong iligtas, pagilingin at gawan ng himala? Sino kami, Panginoon, para pagpalain at tugunan sa lahat ng aming mga pangangailangan? Kasabay po nito, Panginoon, hinipo niyo ang aming mga puso para kami maglingkod sa iyo. Umawit, tumugtog, sumayaw, humayo, manalangin at mag-ayuno. Hinipo mo ang aming mga puso, Panginoon, upang tugunan ang mga nangangailangan. Sino po kami, Panginoon, para maging instrumento mo? Marami pong salamat sa iyong pag-ibig. Naway hindi ka po mabigo sa amin. Who am I, Lord? Who we are, Lord? That you became man and died on the cross of the Calvary. Died for our salvation. Give us healing and give us miracle. Promoting us, blessing us. Supporting all our needs. Put us into ministry. Counting us faithful, Lord. And Lord, allowing us to serve you, to pray and fast, to evangelize, and opening our hearts, Body God, to bless the needy. Lord, sino po kami, Panginoon? Father, we pray that we will respond to your love. Makatugon po na ba kami sa pag-ibig ninyo, Panginoon? Kaya sa oras na ito, kung hindi mo pa binibigay, sinusuko ng totohanan ng buhay mo kay Jesus, gawin mo na ngayon. Kung gumagawa ka ng walang pag-ibig, gawin mo na, gumawa ka na ng may pag-ibig. Kung puro ka selos, galit, inggit, sama ng loob, kung pagpagkukumpara, mapuno na tayo ng pag-ibig ngayon. Alam mo, hindi naman kailangan eh.
na makita sa picture, sa video ang mga mukha natin. Hindi naman kailangan makita ang ating mga pangalan sa limelight at nababanggit tayo at nakakamayan tayo. Ang mahalaga, naging instrumento tayo ng Diyos at gumagawa tayo ng may pag-ibig. Brethren, it doesn't matter whether our names are on the limelight, whether our pictures or whether we are in the pictures or in the videos or not. It doesn't matter we are being recognized or not. The most important thing is that we respond to the love of God. And the Bible declares we have great rewards in heaven. Maybe we have no rewards here on earth, but God is faithful. God will also reward here on earth. But supposing in case that we have no rewards here on earth, the Lord will not forget us. Surely we have great rewards in heaven aside from eternal life. Kaya sa oras na ito, magdi-decide ka. Isusuko, ibibigay mo ng totohanan ang buhay mo kay Jesus. Maglilingkod ka ng totohanan kay Jesus. Ibibigay mo ng may katapatan na ikapumutan doon. At sa ganitong ginagawa nating Minister of Compassion, Love and Action, sasama ka, tutulong ka rito. Right now, this very hour, this very moment, you will decide. You will accept Jesus Christ as your Lord, God, and Savior. You will serve Him. You will faithfully and honestly give your tithes and offerings to the Lord. And right now, as we are helping the poor, the needy, those who are affected and infected by calamities, crises, etc., disasters, etc., we will help them. And I believe with all of my heart, you will respond. You will send your donation. You will send your financial support. You will PM us. You will call us. You will give us a text and a call at 0998-989-2963. And we will respond to you, reply to you on how you can send your donations and your financial support. Shall we sing that song once again? Habang umaawit po yung ating mga kapatid, tanggapin ninyo ang kagalingan, tanggapin ninyo ang himala, tanggapin ninyo ang kasagutan sa inyong mga panalangin, tanggapin ninyo ang lahat ng inyong hinihingi para sa inyong sarili, sa inyong mga mahal sa buhay, pag-aaral, trabaho, negosyo, ministeryo. Aleluya! Yes, Lord. So, receive your healing now. Receive your miracle now.
Receive now, hallelujah, answers to all your prayers for yourself, for your loved ones, for your jobs, studies, ministries, business, etc. Take it and receive it now in Jesus' name, the Son of the Living God. Hallelujah. Those who are watching and listening right now, here in the Metro Manila, in Luzon, in Visayas, and Mindanao, and in different parts of the world, take your healing now. Take your miracle now. Receive it now in Jesus' name, the Son of the Living God. The Lord is granting the good request of your heart. Take it now in Jesus' name, the Son of the Living God. Take it! Take it! Take it! Receive it now. The blind see, the deaf hear, the mute speak. Hallelujah! The mute speak and the deaf hear. The lame walk and the blind see. Those who are suffering from any ailment and sicknesses and diseases, be healed in Jesus' name. Those who are suffering in poverty, hallelujah, become rich and wealthy in Jesus' name. Be encouraged, be comforted. Those who are stressed, depressed, and wants to commit suicide, receive the peace of God. Receive the love of God. Uraba kanda raba siribiyanda rahanda. Sige po, magpasalamat na tayo sa Panginoon. Thank now the Lord. Give thanks now to the Lord. Hallelujah. God hears our prayers. God hears our cry. And Father, you will touch more, Father God, to give and to donate. To give their tithes and offerings faithfully and honestly to this ministry. Many will commit their lives to you and serve you, Jesus. Urababahanda, rababahanda. Father, we are praying for Marikina. We are praying for Montalban, Pasig, and many places here in Metro Manila. Lord, we are praying for Albay, for Catanduanes, for Bicol. We are praying for Quezon. We are praying for Isabela, Tugigaraw, Cagayan. We cannot mention one by one, Father God, provinces and places. That are being affected, Father God, by typhoons. You know them all, Father God. Comfort your people, Lord. Encourage your people, Lord. Save your and bless your people, Lord. Urabakanda raba shiribiyanda. Panginoon, dumungaw ka po sa langit. Lingapin mo po ang mga lugar-lugar na ito. Aliwin niyo sila, Panginoon. Sige po, manalangin na lang ang ating mga puso. Hindi ko na po kaya. Let our hearts pray. Let our hearts pray. My lips is limited of words. My mind is limited of words. Let my heart pray. And let the Holy Spirit pray with me. And let the Holy Spirit pray with us. Come on.
Shikala marabahan dalalahan na. Come on, pray. Pray. You can speak in other tongues. You can speak in a heavenly God language. Speak in unknown tongues. And you can pray from your heart. Groanings and travailings. Pray with the Holy Spirit. Pray in the Spirit. Yes, Lord. Habang umaawit po yung ating mga kapatid, keep on praying, continue praying. Spirit touch, Spirit touch, your church is here, the hearts of men. Revive us, Lord, with your passions once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch me, Lord. Make it personal. Stir my heart, O Lord. Revive me, Lord. With your passion once again. I want to care for others. Like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. For the very last time. Spirit, touch me, Lord. Spirit, touch me, Lord. Stir my heart, O Lord. Revive me, Lord. Sing it. Stir my heart, O Lord. Me, Lord. For the very last time, Spirit, touch me, Lord. Stir my heart, O Lord. Revive me, Lord. With your passion once again, I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. For the very, very last time. Alleluia. Your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Let your rain
very last time. Let your rain fall upon me. Shall we give the Lord the best clap of praise? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. We can sit down for a while. Makakaupo tayo saglit. So, maglikom tayo ng ating tithes and offerings. Shall we take an offering for the church, ha? So, brethren, send your tithes and offerings, your love gifts, pledges, etc. for the church. And donations and offerings for the mission, for the Ministry of Compassion, Love and Action. Ministry of Compassion, Love and Action. Magkaiba yun, ha? So, iba yung ating tithes and offerings, ha? Baka yung tithes and offerings mo, yun ang ibigay mo sa Ministry of Compassion, eh, hindi naman yun. So, yung ating Ministry of Compassion, para yun sa sakripisyo natin. Amen. So, our tithes and offerings is different from our Ministry of Compassion. So, those who are watching and listening out there, so send your tithes and offerings, pledges, love gifts, etc. And for the Ministry of Compassion, Love and Action, this is exclusive intended for those affected by crisis, calamities, disasters, typhoon, storm, etc. Especially ngayon, no, after this, we will repack goods and anything that we bought from the supermarkets and anything that our brethren and our friends and relatives sent to us. And after this, we will just take a lunch, then go to the mission field. Kaya yung mga aatin ng hapon, makakasama namin kayo sa pagre-repack. At dala nyo yung mga tithes and offerings at mga donations ninyo. Sama-sama tayo, aalis tayo. Amen po ba? Maliwanag ba yon, mga kapatid? Naunawaan po ba natin yon? Maliwanag po ba yon? Glory to God. So sige, tayo ay magbigay tayo sa Panginoon. Habang nagbibigay tayo, awit muna tayo sa Panginoon. Ano pa yung pwede nating awitin? Tapos tutuloy tayo ng closing prayer. Sige nga. Sige nga. So, kahit na ano. So, wala. Mag-closing prayer tayo. Pastora Christy, mag-closing prayer tayo. Ipag-pray mo muna yung mga ipagkakaloob natin, tapos closing prayer. Tuloy-tuloy na, ha? Ngayon na po. Oo, ngayon na. Wala, hindi na natin papatagalin pa. Kailangan, papatagalin pa ba natin yan? Of course not. Sige, hindi tayo sa harap. Yan, yan. So, glory to God. Ipag-pray mo yung magkakaloob natin, tapos yung closing prayer. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan, salamat po ng marami, Panginoon, sapagkat mahal na mahal mo kami, Father God. Thank you, Lord, kasi lagi mo po kaming iniligtas. Iniligtas mo kami sa pandemic, sa mga bagay na nahihirapan ng ibang tao sa mga oras na ito, Father God. Kaya nga po, Lord, tanggapin mo po ang aming mga ikapu at handog. Maging bukal po sa aming mga puso, Panginoon, ng aming pagbibigay. Masaya kami magbibigay, Panginoon, sapagkat ito po ang gusto mo, Lord God. Nawa, Panginoon, sa aming mga kaloob, makarating po ito sa lahat ng kinauukulan. At magamit po ang marami pang pera na malilikom, Panginoon, upang magligtas pa ng marami pang kaluluwa. Dalhin ang pag-ibig mo, O Diyos, sa bawat hindi ka pakilala, O God. Father God, maraming salamat talaga dahil sa kabila ng lahat, kami ay malusog. Kami ay masagana, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. Pagpalain mo po ng higit pa kaysa dati ang mga kapatiran, ang mga puso, Panginoon, na laging nakahandang magbigay ng the best para sa iyong iglesia, para sa kapwa, Panginoon. At Lord, dalangin ko nga, Panginoon, ang lahat na nakikinig, nanonood, hindi lamang po, Panginoon, dito sa aming bansa, sa mga nasa abroad, Father God, abutin mo po, Panginoon. Touch their heart, Lord, Father God. Encourage them, Lord, to give more, to give their best, Father God, for this ministry. Sapagkat, Panginoon, ramdam at damang-dama namin, Panginoon, ang tunay
na pag-ibig mo sa iglesyang ito. Nararanasan namin, Panginoon, ang dakilang bagay, Panginoon, na dapat maranasan din nila, Father God, in Jesus' name. At Father God, Lord, sa ano pa mang gagawin namin mamaya, Lord, Father God, Ikaw po, Lord, ang mag-lead sa amin, Panginoon. Dalhin mo kami sa mga lugar, Panginoon, na dapat namin puntahan, Father God. At na maibigay namin ang kanilang needs, Panginoon, at maibigay din namin ang amin the best, Panginoon. Lord, Father God, sa oras at araw na ito, maraming maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo, sa mga salitang dapat hindi namin kinakalimutan at itinatanim namin ng mas malalim sa aming mga puso't isip. Ang pag-ibig mo, O Diyos, ay huwag naming alisin sa aming puso. Sa lahat ng oras, Panginoon, ito ay aming isakabuhay, Father God. Maraming maraming salamat, O Diyos, sa iyong lingkod. Bless them, Lord, ang Carillo family, Panginoon, Pastor Ricky, Mama Ging, at ang kanilang mga anak. Tunay, Lord, na kami ay napapagpala dahil po sa mga lingkod mo na naglilidri naman sa amin. At Ikaw po, O Diyos, Panginoon, ang aming itinataas, Panginoon, sa mga buhay nila. Patuloy mo, Lord, na pagpalain sila at gamitin pa sila more mightily, Father God, in Jesus' name. At Lord, Father God, marami pa pong kapatiran ang magbago ng isip, Father God. Ano man ang nakalipas o nakaraan, Panginoon, ano man ang sama ng loob at hindi pagkakaintindihan, Father God. Nawa, Panginoon, this is the time, Panginoon, na maging united kami, Panginoon. Sapagkat Ikaw lamang ang Diyos na aming pinaglilingkuran at mamahalin sa aming buhay. Wala kaming dapat ibang isipin, Panginoon, kung hindi Ikaw lamang sa aming mga buhay. Maraming maraming salamat, O Diyos, sa iyo po namin. Ibinibigay ang araw na ito, ang aming pagsamba, pagpuri at pasasalamat sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, brethren, for your financial support and any kind or anything that you want to donate to this ministry and to the Ministry of Compassion, Love in Action, Ministry of Compassion, Love in Action. So, PM us or give us a call, a text, 0998-989-2963. Yan. If you want to send your cash, any donations, anything, any in good or in kind, PM us, give us a call, give us a text, 0998-989-2963. And if you have prayer requests, if you need counseling, if you need question, or anything that we can do to you, so don't be not afraid to give us a call or a text or contact us. Yan. If you want to attend to our church, and if you want and the Lord is leading you to put up a church in your nation, in that place, so do it for God's glory. So keep on watching and listening to Thus Saith the Lord programs. Ito ang sabi ng Panginoon, KOJF Church YouTube channel, and Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fanpage. So God bless you, and God bless you more. Don't forget, ha, share these videos to your friends. Oy, mga kapatid, ha, i-share nyo ito, ha, i-rewatch nyo ito, ha, wag nyo manapatayin. Please share these videos to your loved ones, friends, and relatives here in the Philippines and in the nations of the world. Amen.